Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Mayroon na pong dalawang bumaklas sa administration, senatorial slate, Panfilo Lacson at Aimee Marcos. Now, bakit ba sila umalis at nagpahayag bilang isang independent candidate? Naamoy ba nila yung amoy ng inidoro? Pasintabi po sa mga kumakain. Sorry po. Pero naamoy nga ba nila na baka ma-shoot sila sa inidoro? At naamoy ba nila o natantya nila na kung sila ay mananatiling nakadikit sa bangag na administrasyong ito, maaring may tulog ba sila? So yan po ang ating tatalakayin. Mag-comment po tayo sabay-sabay kung ano ang inyong palapalagay. Bago yan, pakilike po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. Kung gusto nyo naman magbigay ng pang-burger, pindutin lang yung thanks. At kung gusto nyo sumali sa ating community, pindutin po yung join. Okay, malapit na po ang election. Malapit na po yung pag-file o filing ng Certificate of Candidacy sa October 1 na. September 29 po ngayon. So, dalawang araw na lang. 1 to 8. October 1 to 8 po ang filing ng COC. Tapos, after 30 months, after 1 month yata, 30 days. Hindi ako sure, no? Meron na naman pong filing of candidacy. Ito po yung mga parang replacement. Yung mga papalit. Parang yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, di ba? May pinalitan lang siya, no? Pero kailangan pasok yung pinalitan niya doon sa October 1 to 8 filing ng COC. So, ang magiging election po ay Mayo a 12. Noong nakaraan, parang May 8 yata yung nakaraan, ano? Pero ngayon, 2025, May 12. So, ito po ang tatalakayin natin. Bakit nga ba nagpahayag itong dalawang ito, si Lacson at si Aimee, na sila'y kakandidato bilang independiente? Ito po ang balita ng Inquirer. Lacson to run as independent in 2025 senatorial election. At dito naman sa balita ng GMA, Aimee Marcos declines admin's election 2025 slate to run as independent. So, bakit nga ba sila nagpahayag? Biyernes, Huwebes po nung in-announce ni Marcos Jr. ang kanyang senatorial slate. Kinabukasan Friday, nagpahayag na po itong dalawa na kakandidato sila as independent. So, anong nakikita natin? Bakit kailangan nilang ihiwalay yung kanilang katawan dito sa bangag na administrasyong ito? Unahin natin si Panfilo Lacson. Ito ang balita ng Inquirer. Lacson said on Friday that he will run as an independent senatorial candidate for the 2025 elections following his inclusion in the administration slate. Sa slate kasi ng administration, in-include po si Senator Lacson. Lacson said that he is not running as a member of any political party. Napaka-independent talaga. Wala siyang partido. Pero meron siyang sinasabi, no? I am running as independent candidate, not being a member of a political party. Meron siyang sinasabi dito, no? However, the former senator added that he is a guest candidate of NPC, Nationalist People's Coalition. Wala talaga siyang partido, sinasabi niya. At dito, guest lang siya sa NPC. Hindi siya member. So, wala talaga siyang partido na kinaaaniban, no? Lacson further expressed that he is proud to be part of a grand alliance of our country's 5 major political parties. Dito po sa alyansa
ng bagong Pilipinas. Ito po yung administrasyon, no? Mayroon pong 5 coalition party. Ano-ano to? Lakas CMD. Ito po yung partido ni Gloria, nila Ramon Revilla, Bong Revilla. NPC, ito nga yung kay Lacson, kung saan inampon daw siya. O guest lang siya. Nationalista Party, ito yata yung kay Kila Villar. The National Unity Party at ang partido ni Marcos Jr., Partido Federal ng Pilipinas. So, yan po yung 5 partido kung saan Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang tawag nila. Marcos Jr. on Thursday revealed the 12 senatorial bet he was endorsing, which included Lacson, was also presented at the announcement made at the Philippine International Convention Center. Kung ikaw naman ay sinabi na kasama ka doon sa kanyang senatorial slate, tapos nagpahayag ka ng ikaw ay tatakbo bilang independyente, hindi ba't nakakahiya yun para kay Marcos Jr.? Parang jowa lang yan eh. Inayawan ka ng jowa, di ba? So, ang magiging reaction yan, pwede siyang magalit, di ba? Pag inisplitan tayo ng jowa natin, ayaw ko na sa'yo, hindi na kita mahal. Pwede kang, ang gawin mo, maglaseng. Paglaseng ka na, magwawala ka, pwede kang magalit. Di ba? Or pwede naman, kibit-kabalikat ka lang. Okay, ayaw mo, di ba? Pwede naman ganun, ano? Pero, dalawa na ang umalis. O dalawa agad ang umalis. Di ba't nakakahiya ito? Nalalayasan ka, ayaw ko sa'yo. Nakakahiya po yun. At ito matindi kung may dumagdag pa. Meron pa bang dadagdag? Yung bang mag-iiwas pusoy? Okay, tuloy natin. Kay Amy Marcos naman. Senator Amy Marcos announced Saturday para siya nag-announce that she would seek re-election as an independent candidate despite being included in the senatorial slate endorsing by her brother Marcos Jr. In social media video posts with references to their father, Amy said, "At his eldest, I choose stand free and firm like him in believing that there should be no allegiance but the Filipino people." So ang alyansa daw ni Amy ay ang Filipino people. "It is never easy to stand alone, campaigns and in politics, but that is the legacy my father left me." Magkaiba si Lacson at si Amy. Si Amy talagang umalis, no? Pero yung NPC na kung saan guest si Lacson ay kaanib pa rin, kaalyansa pa rin ng administrasyon ni Marcos Jr. Dito po sa election 2025, medyo malaki po ang pagkakaiba. Unlike po nung 2022. Ito po ang isa sa dahilan kung bakit naisip ng dalawa, si Lacson Amy, na dumistansya. Si Lacson ay parang dumistansya, pero si Amy bumaklas talaga. Isa sa dahilan, magkaiba po ang election ngayon, 2025, kaysa nung 2022. Okay? Noong 2022, tandaan natin, ang Duterte at Marcos nagsanib puwersa. Pero ngayon, naghiwalay sila. Magkagalit nga ngayon, naglalaban nga ngayon. So, noong 2022, ang botante pwedeng kumuha sa slate ni Duterte, andyan nga si Robin Padilla, no? Nanalo nga siya. At sa slate ni Marcos, andyan mga sila Villar, Subiri, yun yung mga nanalo, di ba? Pero ngayon, iba po ang klase ng botohan ngayon. Straightan po. Straightan ang magiging botohan ngayon. Kung sa
Marcos supporters ka, pwede mong i-straight. Kung Duterte supporter ka, i-straighten po yan namin ng mga DDS, mga solid Duterte, Duterte supporter. Mainit. So, ganyan po ang magiging botohan ngayon. Meron din pong nakikita tayo sa ginagawa ng ibang vlogger na kalye survey, di ba? Team Marcos, Team Duterte. Meron po ngayon Team Dilawan, sila Kiko Bam Aquino, Chel Jokno. Meron din pong Team Komunista. May senatorial slate ang mga komunista. Andyan si Castro bilang tatakbo bilang senador. Teddy Casino ba yon? Yung bayan muna. Tatakbo rin yan bilang senador. So, yung sinasabi ko dati na ang mga senador, mayor, governor, bago pa man ang kampanya, nagpapasurvey yan sa sarili nila. Halimbawa, mayor po, no? Kukuha ang mga mayor ng kahit isa lang, bawat barangay. No? Yun mismo ang magsesurvey bawat barangay. Kasi gustong malaman ng kandidato, halimbawa, mayor, kung panalo sila, ayos. Pero, ang gustong malaman ng mayor, kung saan sila mahina. So, bago ang kampanya, alam na niya kung saan siya mahina, kung anong barangay siya mahina. Doon siya, mangangampanya ng todo-todo. Dahil doon siya mahina eh. Survey pa lang kasi yun eh. Hindi pa yun final. Hindi pa siya sigurado panalo siya. At darating niya ang kampanya, pwedeng magbago yung survey. No? Ang mga senador, ganun din. Nagpapasurvey din yan. Meron din silang pasurvey na yung kagaya ng halimbawa ko na Team Marcos, Team Duterte. Sino ba malakas? Maaring nakita nila sa survey. Malakas ang Team Duterte. Maari. No? Kaysa sa Team Marcos. Kung mananatili tayo nakadikit dito, may tulog tayo. Kasi nga, ang botohan ngayon, straighta na. Hindi kagaya ng 2022 election. Okay? Lalo na sa mga DDS, sa mga Duterte supporter. Oh, kinakampanya namin, lahat ng slate ng PDP, ang iboboto natin. Sila lang. Wala tayong iboboto kahit isa sa Marcos slate, lalo na sa Dilawan at Komunista. Straightan ngayon ang boto. Kung wais ka, mag-independent ka, kagaya ni Lacson at ni Aimee. Okay? So, sila yung namamangka sa dalawang ilog. Yung Dilawan, napakalabo na ng chance ang manalo niya. Kaya nga siguro hindi na tumakbo si Trillanes bilang senador. Si Gordon, wala na rin. Trillon, hindi na rin tumakbo. Sino pa? Si Kiko na lang matibay. Si Lenny, hindi na rin. Mayor na lang. Alam nila, sobrang tagilid ang kanilang laban. No? So dito, Marcos Duterte na lang talaga ang maglalaban. At straightan ang botohan nito. Yan ang mangyayari. Kaya kung ikaw, medyo wais ka, punta ka sa independent. Okay. Pero, hayag na sila ay pumanig sa administrasyon, lalo na si Lacson. So, ekes si Lacson sa mga Duterte supporter. Ganon na rin po si Aimee. Kahit sabihin nilang mag-independent sila, I don't know. Siguro sa mga kabataan, makakakuha sila ng Duterte supporter. Iboboto pa rin sila. Pero sa mga kagaya namin, mga vlogger, matagal nang sumusunod o sinusundan ang politika dito sa Pilipinas, eh hindi na kami boboto kay Aimee, lalo't ang apelyido niya ay Marcos. So never again po tayo sa Marcos.
kahit kaano sila kawais, huli na po, nagdesisyon na ang Duterte supporter, i-straighten natin ang PDP laban. Isa pa, maaring napag-isip-isip ni Lacson, ni Aimee, na talaga namang ang daming kapalpakan, ang daming kabalbalan ng administrasyon ni Marcos. At ang korupsyon, talaga namang garapalan, harap-harapan ang nakawan sa kaban ng bayan. Maaring isa rin yan sa dahilan. Sa ngayon, kung ano po yung makikita natin sa mga survey, pagdating po next year, no? January, February, March, April, malaki po ang magiging pagbabago niyan. Dahil kung hindi ako nagkakamali, yung naalala ko sa last survey, hindi ko na sinurse, no? Maraming porsyento po ngayon ang undecided. Halos 30% yata yun. 20% mahigit. Ang laki po nun. Malaking bilang po yun. Yan po yung epekto ng mga propaganda ng administrasyong ito laban sa mga Duterte. Ganun pa man, nababawasan yung trust and approval rating ni VP Sara, hindi ibig sabihin nag-withdraw sila ng support sa mga Duterte. Makikita nyo yan sa survey na malaki ang bilang ng undecided. So, maganda itong kampanya na to. Lahat ng survey, may mga malaking pagbabagong mangyayari dyan, no? Lalo na sa senatorial survey. So, next year, nakikita nyo yung mga pagbabago dyan. Kung sino yung lalaglag, mawawala. Kung sino yung lilipat, no? Kung sino yung madadagdag. Makikita nyo po yan. Dahil po yan, kapag palapit na ng eleksyon, yung undecided, lumiliit na yung bilang ng porsyento. Ibig sabihin, mga nag-decide na. Ganun po yun. Dahil po sa propaganda ng administrasyon laban sa mga Duterte. Kaya lumaki yung undecided. Unlike po nung 2022 election, kampanya pa lang, hindi pa nga yata nag-umpisa. O, umpisa pa lang ng kampanya. Ay, hindi, pre-campaign pa lang. Wala pang, kumbaga, regular na kampanya. Nagbablog na po ako noon. Ang undecided, single digit lang. Ngayon, double digit po ang undecided. Malaking numero po yun. Kaya, ako'y naniniwala, no? habang papalapit ang eleksyon, malaki ang magiging pagbabago, lalo na sa senatorial. Opo, maniwala ko kaya. Sa mga tatakbo naman ng mga opisyal ng gobyerno, automatic pala yun na automatic na resign sila. Kagaya ni Abalos bilang DILG secretary, once na nag-file ka ng COC, automatic resign ka na bilang secretary ng DILG. O, ganun pala yun. So, lahat yan, automatic, resign sila. Sino ba mga tatakbong official? Parang si ano lang. Parang si Abalos lang ata ang alam natin. Okay, abangan po natin ano. October 1 start na ng filing ng COC. So lahat po ng Marcos senatorial lineup ibabasura natin diretso inidoro. At lahat ng kandidato ng PDP, yan lang po ang iboboto natin. Pero meron akong konting kwento dahil sabi ko nga, ang mga senator, mayor, nag-hire yan ng mga PR people. Katunayan, pinsan ko ay isang PR people. Ang hawak nila mayor at mga governor. At naipapanalo nila ito. Meron po akong pinsan na isang PR. Okay. May mga ginagawa palang laglagan, bandang huli. Itong mga senador. Halimbawa, labing dalawa sila, no? Sa ticket nila.
Mayroong dalawa dyan nagtatandem. Ito yung kwento ng aking pinsan na isang PR people. May dalawa dyan nagtatandem. Bandang huli, magpapagana ito ng mga tauhan. No, kukuha yan ng mga tauhan. At yung tauhan, may hawak na pera yun. Ito na yung boat buying. Pero may trick dito. Tandem sila dalawa. Ang gagawin ng mga bataan nila, tauhan nila, pupunta sa bahay-bahay yan, ito ang iboto nyo. Dalawa lang. Okay, halimbawa na natin si Imate sa si Lakso. Sila yung tandem. Oh, ito po, Mrs. Oh, tatay, nanay, ito po ang iboto nyo. Dalawa lang. Lakson, Imi lang. Yung iba, huwag nyo na iboto. Ito bayan. Nasa sa inyo yan. Kung tatanggapin mo, hindi. Pero kung ikaw ay lasinggero, tatanggapin mo yan. Kung ikaw ay sugalero, tatanggapin mo yan. No? So, kung tinanggap, at yun ang sinabi, sasabihin sa iyo, dalawa lang iboboto mo. Wala ka ng ibang iboboto. So doon, advantage na malaki yun para sa kanila. Para sa tandem na yun. Ginagawa na po yan sa mga kagawad ng barangay. Kagawad po, di ba? Pito yata ang ini-elect natin, di ba? May nagtatandem doon. Ito na po yung kanya-kanya na. Ha? Kanya-kanya ng kampanya. Kumbaga, laglaga na. Sa stage, o, sasabihin, iboto po natin lahat ng ano kandidato. Pero pagkapangan na at malapit na eleksyon, kanya-kanya na yan diskarte. Yun yung tinatawag na gapangan talaga. Maraming gapangan ang nangyayari pag malapit na eleksyon. Isa yun sa trick. No? Ang nagkwento niya sa akin, yung pinsan ko, na isang PR people. Nangyayari din yan sa konsyal ng bayan, city councilor, senator. Nangyayari po yan. Laglagan yan, kumbaga, yung sarili ko muna ang ipapanalo ko. Parang ganon. No? Pero sa kampanya, matatawa ka, iboto niya po ang straight lineup ng senatorial ganito. Iboto niyo po kami lahat. Pero yun nga yung sinasabi natin na pag malapit na eleksyon, gapangan. Talagang maraming gumagapang. Lalo na sa COMELEC. Pataasan yata ng offer dyan. Lalo na sa mga party list. Kaya magtataka ka, bakit nanalo itong komunista na ito? Bakit na na? Magtataka ka eh. Di ba? Yung hindi naman kilalang party list, bakit nanalo? Kung minsan, ang hirap yung boto mo hindi nabibilang. Kung minsan gano'n. Yan ang hirap sa Pilipinas. Sa election sa Pilipinas. Eh sana naman. Kaya lang, kung ganito administrasyon, bangag, paano ka aasa na magkakaroon ng patas na balancing bilangan ng boto? Ang hirap umasa eh. Baka masawi tayo, mabigo tayo, masakit yun. Masakit yun para sa atin. So hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. See you next time.